Maligayang araw, Grade 10. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin at ito ay patungkol sa mga pang-ugnay sa pagsasalaysay. Okay, ang pang-ugnay ay tinatawag ding pangatnig. Okay, so ang mga pangatnig ay salita o mga katagang nag-uugnay sa mga salita, pangungusap o sugnay upang makabuo ng isang pahayag na mas may kompletong diwa. Okay, so kinakailangan natin ng mga pangatnig para maging kompleto yung kahulugan, ibig sabihin ng mga pahayag. At mayroon tayong mga uri ng pangugnay o uri ng pangatnig. Una ay ang panimbang. Pinagsasama nito ang mga kaisipang magkakaugnay o sumusuporta sa isa't isa. Okay, parang dadagdagan mo yung isang kaisipan ng isa pa. O para suportahan yung naunang pahayag o kaisipan, okay, gagamit ka ng mga panimbang. Halimbawa, isang malakas na ipo-ipo ang umihip at nangapuwing ang mga tinamaan. Ang ginamit na pangatnig o pangugnay sa pangungusap na ito ay ang at. Okay, sa isang malakas na ipo-ipo ang umihip. Okay, actually pwede na 'yon. Pwede na siyang maging isang kompletong pangungusap. Dagdagan na lang ng halimbawa, isang malakas na ipo-ipo ang umihip sa aming tahanan. Okay na 'yon. Pero dahil nga dinagdagan pa ito ng mga detalye, okay, dinagdagan pa ito ng nangapuwing ang mga tinamaan. Kaya 'yon, gumamit tayo ng salitang at bilang pangugnay o pangatnig. Sunod na halimbawa ay nagmeryenda sila ng sapin-sapin saka sabaw ng buko. Okay, dinagdag lang yung sabaw ng buko. Pati daw yun, meneryenda nila. Sunod ay kumuha ng tsinelas si Balong pati ang kanyang mga kapatid bago umuwi. Okay, sinama ni Balong ang kanyang mga kapatid sa pagkuha ng tsinelas at ang ginamit na pang-ugnay ay ang salitang pati. Sunod na uri ng pang-ugnay ay paninsay. Pinagsasama-sama nito ang mga kaisipang nagsasalungatan. Ibig sabihin, hindi sila pantay magkakaiba. Okay? So, halimbawa, akala niya ay nanalo na siya sa bingo, ngunit namalikmata lang siya sa isang numero. Okay? So, ang ginamit na salita o pang-ugnay dito ay ang salitang ngunit para ipakita ang pagkakaiba ng kaisipan. O, una, nanalo yung unang pahayag, pero yung idinugtong hindi pala. Okay? Next, sinusubukan niyang tapusin ang proyekto ng magdamagan, datapo at hindi siya nagtagumpay. O ang ginamit naman na salita dito ay ang salitang datapuat upang pag-ugnayin ang dalawang kaisipang hindi magkapantay. Sunod ay pumapasok pa rin sa eskwelahan si kahit na umuulan ng malakas. Okay? So, ang ginamit naman dito ay ang salitang kahit. Sunod na uri, grade 10, ay ang pananhi. Ginagamit ito kapag idinurugtong ang sanhi o dahilan ng isang pangyayari. Okay? Familiar na kayo kung ano ang sanhi. Ito yung dahilan ng mga bagay kung bakit nangyayari. Halimbawa, hindi sakitin ang kuya niya. Palibhasay, palaging nag-eehersisyo at walang bisyo. Okay? Ang sanhi ay yung palaging nag-eehersisyo at walang bisyo. Ang ginamit na pang-ugnay ay ang salitang palibhasa. Okay? Sunod na halimbawa ay hindi umuusad ang daloy ng trapiko. Mangyari ay may banggaan. O, bakit hindi umuusad ang daloy ng trapiko, grade 10? Dahil may banggaan. Okay? At huli ay hindi pinayagang makatakbo ang kandidato bunsod ng kakulangan ng haba ng paninirahan sa bayan. Okay? Ang ginamit naman dito na pang-ugnay ay ang salitang bunsod ng. Ikaapat na uri ay ang pamukod. Ginagamit ito sa pag-iisa-isa o paghihiwa-hiwalay ng mga kaisipan upang mabigyan ang bawat isa ng kanya-kanyang diin. Ibig sabihin, sineseparate, hinihiwalay. Okay? Hindi pinagsasama. Pinag-iisa-isa, pinaghihiwa-hiwalay para merong kanya-kanyang diin. Ibig sabihin, mapapansin. May kanya-kanyang pansin. Okay? Halimbawa, lahat ay masusing kinakapkapan bago sa
bago pumasok sa gusali. Okay? Lalaki maging babae. Dito, ang dalawang bagay na pinaghiwalay o pinag-isa ay ang mga pinag-isa-isa ay ang mga lalaki at babae. At ginamit ang pangugnay na maging. Sunod naman halimbawa, walang gustong sakyan sa perya ang malululaing bata ni Chubibo. Okay? So, yung bata na sa perya, kahit anong sasakyan, wala siyang gusto. Kahit Chubibo or yung Ferris wheel, ayaw din niya dahil nga malululain siya. Okay? At ang ginamit dito ay ang salitang ni. Sunod na halimbawa, kukuha ka ba ng damit ngayon sa bahay o sa susunod na araw na lang? Okay? Ang ginamit lang na pangatnig o pangugnay dito ay ang salitang o para tanungin kung sa susunod na araw o ngayon siya kukuha ng damit. Sunod na uri ay ang panubali. Ginagamit ito sa pagpapahayag ng pag-aalinlangan o kawalang tiyakan. Ibig sabihin, hindi sigurado. Halimbawa, suspendido na ang klase sa mataas na paaralan kapag itinaas na ang signal number 2 na bagyo. Ang ginamit na pangatnig sa pangungusap na ito ay ang salitang kapag. Okay? So, hindi pa sigurado kung ikakansela na. Ikakansela lamang ang klase kapag, okay, parang may kondisyon siyang imimit dapat. Okay? Sunod ay ibalik lamang ang produkto sa loob ng 7 araw kasama ng resibo sakaling nais itong palitan. Okay? Hindi rin sigurado. Okay? Kung gusto mo lang palitan. Okay? At ang ginamit naman dito ay ang salitang sakaling. Ika-anim na uri ng pangatnig ay ang panulad. Gamit ito sa paghahambing ng mga kaisipan. Ibig sabihin, meron kayong dalawang inihahambing. Okay? Dalawa o higit pang kaisipan. Halimbawa, kung anong ikinatangkad ng lalaki ay siya ring ikinatangkad ng kanyang ama. Dalawa ang pinaghambing, ang ama at ang lalaki o ang kanyang anak at ang kanilang at ang katangiang ipinaghambing ay ang kanilang taas, ang kanilang tangkad. Sunod na halimbawa, kung sino ang huling umuwi kagabi ay siya ring dapat tanungin bakit naiwang nakabukas ang ilaw. Okay? Marami ditong pinaghambing dahil halimbawa na lamang kung 5 sila sa kanilang tahanan na nakabukas ang ilaw. Okay? Ang mga ginamit naman dito na pangatnig ay kung sino at siya ring. Grade 10 dito, kailangan kapag gagamitin mo yung kung anong at saka kung anong at saka kung sino, kadalasan ay palagi niya dapat kasama yung sharing. Okay? At narito ang 6 na uri ng pangugnay muli. Unay ang panimbang, paninsay, pananhi, pamukod, panubali, at huli ay ang panulad. Okay? At ngayon, tayo naman ay dumako sa kaligirang kasaysayan, pangkasaysayan ng maikling kwento dahil ang mga pangatnig o pangugnay ay ginagamit sa pagsusulat ng maikling kwento. Bago ang lahat, bigyan muna natin ng pagpapakahulugan kung ano ang maikling kwento. Ito ay isang akdang tuluyan na nag-iiwan ng isang kakintalan at nagtatapos ang pagbasa nito sa iisang upuan lamang. Ano nga ba yung kakintalan grade 10? Ito yung nag-iiwan ng marka. Yung maikling kwento na binasa ninyo sa inyong utak, sa inyong isip, nag-iiwan ito ng aral at ito ay maikli lamang dahil nababasa ito pag sa isang upuan lamang. Okay? Hindi na kailangan mag-google o gumugol ng mahabang oras para matapos ang pagbasa ng maikling kwento. Okay, noong ika-19 o ika-19 na siglo lamang ginawang formal ang konsepto ng maikling kwento at hiwalay na anyo ng panitikan. Okay, parang bata lang kasi 19 siglo, di ba? Ika-19, parang newly discovered pa lang yung maikling kwento. Pero grade 10, isa na to sa pinakamatanda dahil nga noong una kasi ay hindi pa ito nasusulat, hindi pa ito sinusulat. Ang mga kwento ay sinasabi lamang, okay? Ginagamit lamang ang bibig sa pagkukwento nito. Okay? Okay, kung hindi man pasalita grade 10, ito yung mga in the form of patula. Ibig sabihin no, naka by stanza sila.
yung mga kwentong nakasulat, okay? Ito yung mga kwentong Babylonian, halimbawa Epic of Gilgamesh, The War of Gods, The Story of Adapak, at mga kwentong Canaanite na The Heavenly Bow at The King Who Forgot. Okay, etong mga to ay nakasulat sa mga putik. Okay, ang paraan ng pagsulat ay cuneiform. Okay, so yung halos lahat ng mga kwentong ito grade 10 ay puro hindi ka panipaniwala, mga mitolohiya. For example, itong Epic of Gilgamesh. Okay, so tungkol ito kay ano, Gilgamesh sa paghahanap niya ng ano ba tawag dito, immortality. Okay? Tsaka yung sa kanyang tungkol sa kanyang kaibigan na ang pangalan ay Enkidu. Okay? Sunod naman itong si The Story of Adapa. Okay? Para rin siyang mitolohiya, mythology din. Okay? So The War of Gods, ganun din. The King Who Forgot and Heavenly Bow. Okay? So, tandaan, grade 10, ito ay nakasulat sa cuneiform. Okay? Sunod naman ay ang mga kwentong Ehipsyo. Okay? Ito naman, parehas lang din. Kung yun ay mga, kung yung mga nauna ay nakasulat sa bato, ay sa putik na bato, at ang paraan ng pagsulat ay ang cuneiform, ang mga kwentong ito naman ay ang nakasulat sa papyrus, okay? Ang papyrus o papyrus, ito yung mga parang, ito yung pinagmulan ng papel, okay? Ito yung mga sinaunang papel. Ang papyrus ay dahon, okay? Dahon na pwedeng sulatan. So, kung yung mga naunang kwento ay nakasulat ng patula, ang mga kwentong ito naman, grade 10, ay nakasulat ng pasalaysay, okay? Ibig sabihin, hindi na siya naka-bystanza. Tuloy-tuloy na siya. Nasaan yung tuluyan na? Nasa paragraph form. Dahil sa Ehipsyo, okay, ginagamit lamang nila yung mga himno, yung mga nakasulat ng patula para sa paggawa o pagsamba. Okay, kinakanta lang nila yon paggagawa sila, okay, at pagsamba. Kadalasan kasi kapag nakasulat ito sa stanza, sa form ng patula, grade 10, ito ay inaawit kadalasan. Kung mapapansin nyo, ang mga kanta o awitin ay nakasulat ng patula. Okay, hindi sila nakasulat ng pasalaysay. Okay, ito yung mga The Shipwreck Sailor, The Story of Senuhe, King Chops and the Magician, The Tale of the Two Brothers. Okay? So, ang mga ito ay mula sa Ehipsyo na pinaniniwala ang pinagmulan din ng maikling kwento. Okay, ayon na. Ito naman ayon kay William Boyd sa kanyang isinulat na A Short History of the Short Story. So kung uugatin daw or babalikan ang pinakaunang maikling kwento, ito daw yung The Two Drovers na isinulat ni Walter Scott. At ito ay nailimbag sa Canongate noong 1827, okay? Pagkatapos isulat ito ni Walter Scott yung The Two Drovers, na-impluensyahan na niya yung mga iba't ibang manunulat pa. Ito yung mga yon, sila George Eliot, Honoré de Balzac, Alexander Pushkin, Ivan Turgenev, Fenimore Cooper, Nathaniel Hawthorne. Pagkatapos naman ng mga ito, yung mga nasa taas, na-impluensyahan naman nila yung mga nasa baba. Sina Gustave Flaubert, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Edgar Allan Poe, at Herman Melville. Ayan si Anton Chekhov. At si Anton Chekhov, grade 10, ay tinaguri ang pinakamahusay na manunulat ng maikling kwento. Ito naman si Edgar Allan Poe. Okay, siya yung pinakaunang nakapagsuri ng pinagkaiba ng maikling kwento at nobela. Okay, ano nga bang pagkakaiba? Madali lang, mas mahaba ang nobela kaysa sa maikling kwento. Mas mahaba, mas maraming karakter, mas maraming pangyayari ang nobela kaysa sa maikling kwento. Tapos, noong sinuri ni Edgar Allan Poe ang Twice Told Tales ni Nathaniel Hawthorne, doon niya nasabing ang maikling kwento ay kayang tapusin ang pagbasa sa isang upuan lamang. Okay? Ayon yun kay Edgar Allan Poe. At yun ang ating paksa ngayong araw na ito, grade 10. At nais ko lamang i-end o tapusin ang ating paksa sa pamamagitan ng quotation na ito. Okay?
ako, ikaw, o kahit sino mang nilalang, tayong lahat ay arkitekto ng ating sariling kapalaran. Okay, grade 10, tandaan na walang magdidikta kahit sino man kung anong gusto mong maging sa buhay mo. At panindigan mo yan dahil ang sarili mo ay ikaw at ang sarili ko ay ako. Okay, at paalam grade 10, muli ako si Teacher Jericho na nagsabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli grade 10, paalam!